Hi! Maligayang pagbabalik sa Tuklasin Mo, Movie Recap. Ngayon ay aming ibabahagi ang isa na namang napakagandang pelikula. Kaya sit back, relax, and enjoy the show! Ang pelikula ay magsisimula sa isang mahigpit na bilangguan sa Japan kung saan tanging pinakakilalang mga kriminal lang ang naroroon. Ang dalawang gwardiya ay sa isang nage-inspeksyon sa mga selda at pagkaraan ng ilang sandali, narating nilang isolation cell na kinaroroonan ng pinakamapanganib na kriminal sa Japan, si Suzuki. Siya ay nasa kalagitnaang edad na. Siya ay nakakulong na sa loob ng maraming taon. Pagkaalis ng mga gwardiya, ngumiti si Suzuki at inalis ang isa niyang ngipin. Maya-maya, bumalik ang mga gwardiya upang suriin ang paligid. Ngunit sa oras na iyon, nakalabas na si Suzuki. Naramdaman na isang gwardiya ang presensya ng isang tao, kaya inilawan niya ang paligid. Si Suzuki ay mahusin na nakailag sa mga ilaw ng gwardiya at naiwasan ngayon ng walang ingay na maririnig. Pagkatapos ay kumapit siya sa dingding hanggang sa makaalis sa mga gwardiya. Nang sandaling iyon, narating ng mga gwardiya ang isolation cell at napagtanto na nakatakas si Suzuki. Agad silang tumawag ng backup at agad na pinaligiran ng mga pulis ang paligid. Tumakbo si Suzuki sa ibabaw ng penitentiary habang tumutunog ang alarm sa buong paligid. Umabot siya sa dead end at biglang bumuhos ang ulan at ang pelikulang ito ay magbabalik sa nakaraan niya. 12 taon na nakakalipas, isang bagong pangkat ng mga bilangguan dinala sa isang bilangguan na may mahigpit na seguridad. Kabilang sa mga bilanggo ay si Suzuki na may sentensyang 10 taon na mabilanggo. Siya ay isang mahihiyain na individual at hindi kailanman nagbibigkas ng kahit na anong salita. May nakabaligtad na tattoo ng Mount Fuji sa kanyang dibdib. Kilalang kilala si Suzuki sa pagtakas sa mga kulungan dahil 3 beses na niya yung nagagawa. Alam na alam ng mga gwardiyan tungkol doon. Ngunit sigurado sila na hindi na makakatakas si Suzuki sa pagkakataong ito. Inihatid si Suzuki sa kanyang selda. Isang maliit na silid na may ventilator sa itaas. Nakatitig siya sa ventilator na para bang may iniisip. Sa labas, isang gwardiya nakikipag-usap sa warden ng bilangguan, si Mr. Kanimura. Tiniyak nito sa kanya na babantayan nila ng maigi si Suzuki. Ngunit na sumilip siya sa pinto, nakita niya na nakatakas na si Suzuki. Hindi nagtagal, nag-organize ang penitentiary na isang malaking manhunt operation upang matunton ang tumakas na kriminal. Nagplano sila ng isang detalyadong plano upang galugarin ang buong bayan dahil naniniwala sila ng kriminal ay isang henyo. Ngunit ang nakakagulat na nangyari, natagpuan nila ito sa loob lamang ng 20 minuto. At ang dahilan nila ay ang pagtakbo ng diretso ni Suzuki sa rilis ng tren. Kalaunan, binalik siya sa selda, ngunit sa pagkakataong ito nakaposas ng kanyang mga kamay. Samantalang sumilip ang isang gwardiya sa kanyang pintuan, nakita niya nakatakip ang ulo ni Suzuki ng kumot. Galit na galit at sinisigawan ng gwardiya si Suzuki at matulog daw ito na nakalitaw ang ulo. Ngunit hindi niya ito pinakinggan dahil doon ay sinuntok siya ng gwardiya. Kinabukasan, nakita ng warden ang report ng pagkakakulong ni Suzuki. Matapos ang kunting pananaliksik ay meron siyang nalaman. Sa tuwing nakakatakas si Suzuki mula sa bilangguan, agad siyang nahuhuli malapit sa rilis ng tren. Pagsapit ng gabi, ang warden at isang gwardiya ay nag-check up sa lugar. Pagpasok nila sa selda ni Suzuki, nagulat sila na makitang nabuksan na nito ang kanyang posas. Tinanong siya ng galit na gwardiya kung paano niya yung nagawa. Ngunit gaya ng dati, nanatili pa din siyang tahimik at dahil dun, pinarusahan na naman siya. Isang araw, naglalaro si Suzuki ng isang maliit na alambre. Ito ay kanyang naipuslip sa loob ng kanyang selda at ito rin ang ginamit niya para i-unlock ang kanyang posas. Sa mga nag-iisip ko saan niya ito tinatago, alam niya na sagot. Umalis ang warden sa kulungan upang magkaroon ng oras na makasama ang kanyang pamilya sa loob ng 1 linggo. Sa kanyang pagkawala, ang mga gwardiya ay naging kampante at ito ang magbibigay kay Suzuki ng perpektong pagkakataon upang maisakatuparan ang kanyang plano. Inalabas niya ang isang alambre at sinubukang buksan ang pinto gamit ito. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang isang bantay upang siyasatin ang mga silid. Nang sumilip siya sa pinto, napansin niya nakatulog na naman si Suzuki na nakatakip ang ulo. At sa pagkakataong ito, binaliwala na lang ito ng gwardiya. At nang sandaling iyon, pinapanood na si Suzuki ang gwardiya mula sa kisame. Nakalabas na siya sa selda at ngayon, naghihintay na lang siya ng tamang oras para tumakas sa gusali. Pag alis ng gwardiya, umakyat pa siya pataas
hanggang sa marating niya ang tuktok. Pagkatapos ay sinuntok niya ang bubong para makagawa siya ng butas at siya lumabas. Nang malaman ito ng mga gwardya, agad na lang itinaas ang alarma. Nalaman din ng warden ang tukos sa pagtakas si Suki. Kaya nagpa siya itong bumalik sa bilangguan. Kinaumagahan, habang pinaplano ng mga opisyal ang paghahanap kay Suki, dumating ang warden. Iminungkahi niya sa grupo na kanselahin nila lahat ng mga plano at magpadala na lamang na isang grupo sa may rilas ng tren. Natigilan ang mga ito dahil naniniwala sila na si Suki ay hindi hangal upang magtagong muli doon. Ngunit nasabihin sa kalina ng warden na sigurado siya sa pagkakataon yun, sumang-ayon din sila. At nakakagulat na ang kanya suspecha ay totoo. Ang tumakas na kriminal ay muling nahuli malapit sa rilis ng tren. Parang ang lahat ng katalinuhan niya ay nawawala sa sandaling makalabas siya sa bilangguan. Nang sumunod na araw, ang warden ay ginantipalaan para sa kanyang mabilis na pag-iisip. Napromote siya sa isang mataas na posisyon sa Ministeryo ng Hustisya. Ngayon, kailangan na niyang iwan ang kanyang tungkulin sa bilangguan. Ang kanyang bagong gawain ay bisitahin ang iba't ibang bilangguan sa buong bansa at siyasatin ang kalagayan ng pumumuhay ng mga bilanggo. Sa kabilang banda, muli nakatakas si Suki sa kanyang selda at nahuling muli malapit sa rilis ng tren. Sa bawat taon na lumilipas, siya ay nililipat sa ilang bilangguan ngunit walang sino man sa kanilang maaring humawak sa kanya sa loob. Dahil dito, tinawag siya ng media bilang Breakout King at siya ay naging isang cultural icon. Ibig sabihin, siya ay naging sikat sa mga tao. Kahit na mga bata ay nagsimulang idoluhin siya, inilipat si Suki sa Central Penitentiary at sa pagkakataong ito, mahigpit na siyang binabantayan. Dahil may isang grupo ng mga gwardya na nakatalaga para lamang bantayan siya. Ang kanyang selda ay parang isang bangungot. Ito ay gawa sa konkreto at may ilang mga kandado pa sa pinto. Makikita nga selda ay pareho ng dati niyang kulungan. May isa din itong bintana. Nang sandaling umalis sa mga gwardya, tiningnan ni Suki ang buong selda at sinubukang maghanap ng anumang makakatulong sa kanya para makatakas. Isang araw, dumating ang isang gwardya na may dalang pagkain at inilagay ito sa loob ng selda ni Suki. Habang inilalagay niya ang pagkain, bigla siyang pinusasan ni Suki at sinubukan siya saktan. Dahil sa pangyayaring iyon, sumipol ang gwardya at tumawag ng backup. Hindi nagtagal, ilang lalaki ang dumating at binugbog si Suki sa isang sulok. Nang siya ay magkamalay, sumilip siya sa malit na siyon ng pinto at sinubaybayan ng mga galaw ng mga gwardya. Habang ginagawa niya iyon, tumulan dugo mula sa kanyang muka at nababad ng dugo ang bakal. Kinabukasan, ang mga gwardya nagdagdag ng ilang tornilyo sa mga poses ni Suki. Umaasang hindi na niya ito mabubuksan pa. Bago umalis sa mga ito, binagyan nila na isa pang malupit na parusa si Suki. Sa ganoong paraan, sinimula ni Suki na palipasin ang kanyang mga araw. Sinasadya niyang atakihin ang mga gwardya kaya binububog siya ng mga ito at muli niyang binasaan ng dugo ang mga bakal ng kanyang pinto. Isang araw, binubog na naman siya ng husto ng mga gwardya kaya nalaglag ang kanyang isang ngipin. Kinuha ito ni Suki at nagsimulang ngumiti at parang pinlano niya lahat ng iyon. Isang araw, si Suki gumugumit ng isang bagay sa dingding gamit ang kanyang ngipin. Pagdating ng isang gwardya, agad niyang inilagay ang ngipin sa orihinal nitong posisyon sa loob ng kanyang bibig. Pagkalipas ng ilang linggo, inatake muli ni Suki ang isang gwardya at sa pagkakataong ito, binigyan na siya ng sukdulang parusa. Inilabas ng mga gwardya ang isang mahabang kadena at itinali iyon sa binti niya sa mahirap na posisyon. Lumipas ang ilang araw at siya ay nasa parehong kalagayan pa din. At isang araw, may nakakagulat na pangyayari. Nagsimulang kumanta si Suki. Dito malalaman na hindi pala talaga siya pipi. Lumipas ang isang taon, ang kaawa-awang si Suki ay pinaparusahan pa din. Nagmukha na siyang isang palaboy. May uuding makikita na gumagapang sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, may pumasok na gwardya sa kanyang selda at tinanggal ang kanilang tanikala. Sa wakas, ay makakapagpahinga na siya ng maayos matapos na isang buong taon. Samantala ang dating warden si Mr. Kanimura ay dumating sa bilangguan upang siyasatin ang mga pasilidad doon. Paglapit niya sa isolation cell, napansin niyang may sakit at hinang-hina si Suki pero hindi niya ito pinansin at umalis na siya. Isang gabi, nagsimulang kumulog sa labas. Isasakatuparan ng Suki ang kanyang plano. Mahigit isang taon na niyang hinihintay ang araw na ito. Inilabas niya ang kanyang ngipin at sinimulang buksan ang mga tornilyo na kanyang posas. Hindi pala gumuguhit sa dingding noon si Suki. Hinahasa pala niya ang kanyang ngipin noong mga panahong iyon para ito'y magkasya sa tornilyo.
Matapos niya mapalaya ang kanyang sarili mula sa mga posas, lumapit siya sa pinto at sinimulang ugain ang metal bar. Kaya pala pinapatuluan niya ng dugo ang bakal ay para mga lawang ito. Madali niya yun natanggal. Nang sandaling iyon, nakatakas siya sa kanyang selda at kalaunay sa buong lugar. Balik tayo sa kanyang nakaraan. Noong araw ni pinanganak si Suzuki, namatay ang kanyang ina dahil sa komplikasyon sa panganganak, habang ang kanyang ama ay nabubulok sa loob ng kulungan. Dahil dito, siya ay pinalaki ng kanyang mga kamag-anak. Isang araw, habang si Suzuki nagsasanay sa kakahuyan, bigla siya nilapitan ng kanyang tumakas na ama. Saglit sila nagkasama at napansin din ni Suzuki ang tato ng kanyang ama. Ngunit sa kasamang palad, naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang dumating ang mga pulis at hinabol nito ang kanyang ama. Nang makita niya lahat ng yun, ipinangako ni Suzuki na makikita at makakasama niya muli ang kanyang ama balang araw. Balik tayo sa kasalukuyan. Muling tumakbo si Suzuki sa riles. Tinawag siya ni Mr. Kanimura. Hiniling sa kanya ng ex-warden na huminto. Nakakagulat na ginawa niya iyon. Pagkaraan ay lang sandali, isang grupo ng mga guardian dumating at hinuli siya. At kahit palang pinakamatibay na kulungan ay kayang takasan ni Suzuki. Inutusan ng pinuno ng departamento ng mga kriminal si Mr. Kanimura na ihatid si Suzuki sa pinakanakamamatay na bilangguan sa lupa. Ito ang prison aisle. Ang prison aisle ay hindi katulad ng ibang bilangguan. Ito ay matatagpuan sa gitna ng karagatan. May mga mapanganib na alon sa buong paligid at marami ding pating sa tubig. Higit sa lahat, walang riles ng tren, kaya imposible siyang makatakas. Ang kaloob-looban ng bilangguan ay nakakatakot. Daan-daang mga gwardya nasa paligid ng lugar. At kung ang isang bilanggo ay sumubok na tumakas, sila'y binabaril. Ang mga bilanggo'y binibigyan din ng lason. Inilalagay ito sa pagkain na unti-unti nagpapabaliw sa kanila. Pagdating ni Suzuki sa lugar, ay agad siyang ikinulong sa loob ng kanyang selda. Ang selda ay isang bungkos lamang ng mga tungkod at dito nakalagay si Suzuki. Halos para nakagapos ang kanyang buong katawan kaya hindi siya nakakagalaw ng husto at sinisiguradong hindi siya makakatakas. Sa ibang lugar naman, pumasok si Mr. Kanimura sa library ng bilangguan at nagsimula maghanap ng impormasyon tukol kay Suzuki. Pagkatapos ng kaunting pagsasaliksik, nakakuha siya ng ilang lumang file. Sa bilangguan naman si Suzuki ay nagmumuni-muni sa loob ng kanyang selda at tila imposible ang pagtakas sa lugar. May naiisip siyang idea. Makaraan ng ilang sandali, tinapos niya ang kanyang pagmumuni-muni at binuksan ang kanyang mga mata. Dinislocate niya magkabilang balikat niya at dahan-dahan siya nakalabas sa maliit na kulungan niya. Napansin siya na isang bilanggo ngunit dahil ito'y bangag, hindi siya umimik. Samantala si Mr. Kanimura ay abala pa sa kanyang pananaliksik. Ang alarma sa isla ay tumunog. Sa halip na mag-alala ang warden ng bilangguan, tuwang-tuwa pa ito dahil batid niya na walang paraan upang makatakas sa isla. Natutuwa din siya dahil ang kanyang mga gwardya ay kayang pumatay na isang bilanggo. Sinubukan ni Mr. Kanimura na sabihin sa kanya na si Suzuki ay isang henyo. Ngunit hindi siya pinapansin ng warden at sinabi sa kanya na sisimulan nilang paghahanap kinabukasan. Pagsapit ng umaga, ilang gwardyang pinakalat sa buong isla at bawat isa sa kanila ay may dalang rifle. Habang binibriefing ng warden ang mga tauhan niya, biglang dumating si Mr. Kanimura at ipinaalam sa kanila na hinahanap ni Suzuki ang kanyang ama na nakakulong din sa isla. Ito ay kinagulat ng lahat at sa wakas, nahayag ang katotohanan. Lumalabas na sa simula pa lamang ay sinadya o pinlano na ni Suzuki ang lahat. Sinadya niyang ipasok ang sarili niya sa bilangguan at tumakas ng paulit-ulit hanggang sa makarating siya sa prison aisle. Ang kanyang pangunahing misyon ay hanapin ang kanyang ama at makatakas kasama niya. Sa isang lugar na sa wakas ay nakilala na ni Suzuki ang kanyang ama at naging emosyonal lang muli nilang pagkikita. Nang pupuntahan na ni Mr. Kanimura at ng warden pati na isang kawan ng mga lalaki ang kinaroroonan na mag-ama, nagtaka ang lahat dahil wala na silang dalawa doon. Sa huling eksena ng pelikula, dinala ni Suzuki ang kanyang ama sa gilid ng isla kung saan mayroon siyang paraglider na dala. Sumakay ang dalawa sa glider at lumipad palayo sa lugar. Samantala, sinubukan ni Mr. Kanimura na tanungin na sa matanda lalaki na kasama sa silid ng ama ni Suzuki. Nang sandaling iyon, napansin niya ang tattoo sa dibdib ng lalaki at nagulat siya. Nagtapos ang pelikulang ito habang isinasalaysay ni Mr. Kanimura na pagkatapos ng lahat at ilang taong pagplanong iyon,
nakatakas si Suzuki kasama ang maling tao. Kapatid, kung nagustuhan mong video na ito, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating mga videos. At ito ang kwento ng Tuklasin Mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.